Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga lalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Thank you po, bago na po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasalamat tayong kailingan ni Nam, Joel at Mylin Capule at pamilya, Crescentia Aluna at pamilya, Gilbert at Beth, Benedictos at pamilya, MFBD Dental Clinic, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre, Nanette Cruz, Tony and Susan Patton at pamilya, Franco Valenzuela, John Rosalie and Joan Macmuray, Veneranda Romero, Jera Rafalo, Maureen Gay Rafalo, Melissa May Rafalo, Evenga, Jerome Evenga, Cornelio Gemma at Leia Gaspar, Mr. and Mrs. Nolilino and Angelina Santa Teresa and Nathaniel Santa Teresa, Sara at Rodel Lakundanum at pamilya, Alincastre at pamilya, Pablo Enriquez at pamilya, John Art Velez at pamilya, Leo Sulit at Erma De Luna, Amparo Liwayway Bautista at pamilya, John and Sally and Mitchell Colado, Joanna Rivera at pamilya. Para sa nating kailingan nina Rose Vicente at pamilya, Renato Castillo at pamilya, Aring Texon, John and Sally Colado, Christian Dayaw, Jefferson Gan, Erin Samaniego, Benson Gan, Geraldo Trillana, Alvin Abigail at Annika Vora, Aristotel Atienza, Rin Angelo Tantoco, Sofia Ann Joyce Coles, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Zarina Soriano, Carlota Canila, Hazer Maclang Peña at pamilya, Richelle Losala, Sosi, SP, Alan, Gino at Aubrey, Ilag, Lani Adriano, Mr. and Mrs. Nolilino, and Angelina Santa Teresa, and Ataniel Santa Teresa, and Angelica Enriquez. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, sina Jose Gabriel Fliachko,
at Annabelle Alde. Para sa mga nagdiriwan ng kanilang paggunita ng pag-iisang dibdib na si Valentino at Teresita Pangaraw. Para sa magampagaling ni na Zenaida Marcelino, Estelita Gora, Dr. Amparo Vanes, Rosalina Tantoco Mendoza, Oliver Quizon, Connie Espinola, Carmela Marie Reynoso, Arnold Blanquesco, Yusek Donato Marcos, Leonsha Baltasar, Parcival Tambidao, Benzin Horka, and Annette Valderrama, Lorna Enriquez, Francesca Luis Ramos, Marlon Arellano, Joselito Diego. Para sa mga kapatid natin, mga yumao na sina Norma Dominador, Josephine, Erlinda, Victoria, Emmanuel, Elminar Jr., Emerio, Mary Rose Angeline, Emetorio, Narciso Jr., and Narciso Sr., Danilo Jr., Ermildo Gilbert, Sis Nene, Brother Juanito, Sis Julie, Sis Ofelia, Consolacion, Benivaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Olivia, Aurora, Hazel, Herminia, Marie Nenette, Mamerto, Architect Francisco, Angel, Gabriel, Annika, Emija, Marinel, Leia, Jovita, Norma, Hermonita, Josefina, Kenny, Maria Teres Polin, Esidra, Maribit, Rita, Crispin, Jose Orlando, Estelita, Edgardo Sr., Edgardo Jr., Danilo, Lourdes, Yoscoro, Lydia, George, Cecilia, Versito, Alejandra, Flaviana, Amelia, Socorro, Maximo, Adelaida, Benjamin, Seraphim, Lourdes, Adric, Russell, Arturo, Francisco, Jesus Jr., Delphine, at mga kaluluwa sa purgatorio. Ika-23 ng Disyembre, Simbang Gabi, nabalitaan ng mga kapitbahay at mga kamag-anak na si Elizabeth ay pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa Kanya. Ang katangian ng simbahan sa salitang sinodati ay ang mga makakaakbay na naglalakbay patungo sa isang patunguhan ang makating sa paghahari ng Diyos.
Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambena ng Diyos ang papakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at awitin po natin ang pambungad na awit. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa simbang gabi sa taong ito, ating pagnilayan ang pagiging simbahan nating naglalakbay na magkakaakbay. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan.
Panginoong Hesus, ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Hesukristo, ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang naparito upang pawiin ang dilim na dulot ng kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nanahan sa aming piling, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng ating pagdiriwang ng liturya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang papadala ng sugo maghahanda sa kanyang daraanan. Pagsiya'y napakita na. Siya ay parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang manghandog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya, tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama at mga anak. Kung hindi, ay mapipilitan akong pumarian at wasakin ang inyong bayan. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Itaas niyo ang paningin. Kaligtasan, dumarating. Oh,
sa mabuting balita. Isinasalaysay ang pagsilang ni Elizabeth kay Juan na siyang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalita ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol, Sakaryasan ang ipapangalan sa kanya gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, maging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga pinakamamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa 9 na araw na tayo ng ating paghahanda para sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pagbasa po natin sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo ay tumutukoy sa isang tagapaghanda. Kaya po, sa Ebanghelyo, narinig natin ang pagsilang ni Juan na tagapagbinyag. At ito po ang ibig kong pagnilayan sa inyo. Sa atin pong pagninilay, gusto ko na sabihin sa isang linya kung sino si Juan. Bakit? Ang kanyang nanay ay baog si Elizabeth.
ang kanyang tatay si Zacarias na pari ay matanda na. Subalit, pinagkalooban sila ng anak para ano? Para ipaghanda ang daraanan ng Panginoon. Ito'y sa katauhan ni Juan. At ito nga ang nangyari. Masasabing sumasa kanya ang Panginoon sa kanyang buhay. Bakit? Isang propeta na namuhay doon sa disyerto. At pagkatapos ay napakaraming followers to the extent na tinanong siya, ikaw na po ba ang Mesiyas o maghihintay pa kami ng iba? Gusto kong huminto, hihintay naming Mesiyas. Ang sabi niya, hindi. Ako'y ilaw, ika nga ng Panginoon, pero hindi ako ang ilaw. Isang tao ang darating, ni hindi nga ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. I must decrease, he must increase. Yun ang totoo. At iyon yung kanyang ginawa sa kanyang buhay. Mahalaga ang kanyang gampanin, pero alam niya, hindi siya ang Kristo. Ano ang pinangaral ni Juan? Ano yung kanyang pinatotohanan? Ang sabi niya, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Tuwirin ninyo ang landas na daraanan ng Panginoon. Sinabi niya yun. Pinangatawanan niya yun. Pinagsigawan niya yun. Alam po ba ninyo ang ikinamatay ni Juan? Dahil sa pagpapatotoo niya sa katotohanan, sinabi niya na masama ang mga lunya at dahil dito, pinapatay siya, pinapugutan ng ulo dahil sa katotohanan. Mga ginigilo ko mga kapatid, ano ang katotohanan? Ang katotohanan, una, alam mo ang lugar mo sa mundo. Alam mo ang bukasyon mo. Alam mo ang misyon mo na napakahalaga ng ginagampanan mo, pero iba-iba kayo at hindi ikaw lamang ang tao sa mundo. Siguro po napakagandang isipin niyan sa simbahan, ano? Na tipong iba-iba tayo, pero may misyon tayo, meron tayong kanya-kanyang ginagampanan. Yan ang totoo. Ano ang katotohanan? Ang katotohanan ay magsabi din kung ano ang totoo at nararapat. Alam po ninyo, isa sa mga hindi natin magandang katangian, mga Pinoy, kapag tayo pinagsalita, napakaraming palabok, napakaraming ikot-ikot, kasi ayaw nating makasakit. Kasi ang katotohanan ay masakit. Siguro po ang matututuhan natin kay Juan ay magsabi tayo kung ano ang katotohanan. At huli, ang ibig pong sabihin ng magpatotoo, ang ibig pong sabihin din nito ay ang salitang martyrdom, martiria. Ang pagpapatotoo po ay handa kang mamatay para sa katotohanan mong ipinapangaral. Mga ginigiliw kong mga kapatid, malapit na pong dumating ang Panginoon. Pinagninilayan natin ngayon ang katauhan ni Juan. Si Juan, nagpatotoo sa katotohanan. Hindi siya ang Kristo. Si Juan, alam niyang mahalaga yung kanyang gagawing paghahanda sa sarili at para sa tao, ihanda sa pagdating ni Kristo.
si Juan nagsalita ng katotohanan at si Juan namatay dahil sa katotohanang ito. Sa pagdating ng Panginoon, sana'y matulad tayo kay Juan, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon, ituwid natin ang ating landas, magpatotoo tayo sa katotohanan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Juan, ang pangalang ibinigay ni Zacarias sa kanyang anak, ang kahulugay, ang Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Tayo pong lahat. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan ay maging saksi nawa ng pagmamalasakit sa kanilang matiyagang paglilingkod sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang ating pangalan at karangalan bilang Kristiyano nawa ay magkaroon ng katuturan sa pagtupad natin ng ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga pamilya nawa ay pamayanihan ng pagmamahalan, pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao, nawa ay makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Amang maawain, mahikayat nawa kami ng buhay ni Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin kami ng kanyang diwa habang naghahanda kami sa pagdating ni Hesukristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay sa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eukaristiya. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga pinakamamahal kong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurnya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sabanyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin, nang ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang may pagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabika ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin, lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa magkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa iyong harap para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang nagkakaisang bayan ng Panginoon, sabay-sabay nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Thank you.
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa aming kamiyadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bilang magkakapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Magsilood po ang lahat. Mga pinakamamahal kong mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
mangyari lamang po na hintayin ang atas ng mga asharets at frontliners bago pumila sa pangungunyon. Salamat po. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsilod po ang lahat. Orasyo Imperata, ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang mga pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng mga sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong na iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin
ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang kanilang pagtulong sa may sakit ay laki pa ng kanilang galing at pamamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan. Para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan, bagkus ipagadya mo kami sa panganib at kasamaan, o maluwalhati at tinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen ng bundok ng Karmelo, ipanalangin mo kami. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong ng may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain at pakaingatan kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong nagmamahal sa Diyos at naglilingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo.
magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.